Kamusta na mga ka-asthma? Dr. Charles Torrendo po ulit ang iyong family medicine doctor na nagsispecialize sa Buteyko method. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napapanahong tanong, lalo na dito sa Pilipinas. Bakit ka inaatake ng asthma kapag tag-ulan? Marami sa atin ang nakakaranas nito. Para ba siyang may timer? Kapag umuulan, kapag malalig ang panahon, biglang sumisikip ang dibdib at nahihirapang huminga. Hindi lang yan coincidence mga ka-asthma. May scientific reasons po ito. At may kinalaman dito kung paano nating nagagamit ang ating mga baga. Unang-una, ang humidity at malamig na hangin. Kapag tag-ulan, bumababa ang temperatura at tumataas ang humidity. Ang lamig at basang hangin nito ay pwedeng mag-trigger ng spasm sa ating airways, lalo na sa mga sensitive na mga baga dahil sa asthma. Parang kinukurot ang baga mo, kaya ka nahihirapang huminga. Pangalawa, at ito napaka-importante, ay ang pagdami ng mold at dust mites. Ang tag-ulan ang perfect breeding ground para sa mold at dust mites. Ang mga molds nito ay dumadami sa iyong mga pader, sa bathroom, sa ibang lugar. Habang ang kama mo, ang mga pillows, pwede rin magkaroon ng mold at pwede pang magkaroon ng mga dust mites. Ang mga allergies nito ay pwede mong malanghap at pwede itong magdulot ng inflammatory response sa airways, especially kapag ikaw ay asthmatic. Yan ang dahilan kung bakit nararamdaman mo na parang hirap ka huminga, especially sa gabi habang natutulog ka dahil yan yung time na nakadikit ang mukha mo sa iyong mga unan, sa iyong kama, diyan ka maraming exposure sa mga mold at dust mites nito. Isa pa, dahil sa tag-ulan, kailangan mong manatili indoors. Kapag parati kang indoors, mas malalanghap mo yung mga chemicals at mga fumes na nasa loob ng bahay. Number one dito, yung fumes na galing sa LPG. Kapag nagluluto ka, may amoy yung nasusunog na LPG at yung amoy na yon ay pwedeng mag-trigger ng iyong asthma. Ang iba pang madalas mag-trigger ay mga chemicals sa panlinis sa iyong bathroom at kwarto at mga air fresheners na ginagamit mo para mapabango yung kwarto. Lahat yan ay may mga chemicals na pwedeng mag-trigger ng asthma. Ngayon, ang maganda dito ay meron tayong mga pwedeng gawin para maiwasan ang asthma. Maliban sa pag-take ng gamot na nire-recommenda ng iyong doktor, pwede tayong magpa-deep cleaning ng ating bahay para matanggal ang dust and mold. Ako mismo, nagka-problema nito dahil ubo kami ng ubo ng anak ko nung lumipat kami ng bahay dito nung rainy season. Nung pina-deep clean ko yung kwarto, tinim talaga yung mga beds at yung mga sofa at gumanda talaga yung amoy ng kwarto. Nawala yung ubo namin ng anak ko. Napakalaking tulong ang deep cleaning. Ang gumawa ng deep cleaning sa aming kwarto ay ang Clineco. Highly recommended ko sila sa mga family and friends. Ang isa pang sikreto ko para hindi atakihin ng asthma ay ang Buteyko method. Ang Buteyko method ay isang lifestyle technique na nagtuturo kung paano i-control ang iyong baga. Alam mo ba na kapag humihinga ka ng malalim at mabilis, mas lalo kang atakihin ng asthma. Ang Buteyko method ay magtuturo sa iyo na huminga ng mas relax at mas mababaw para mawala ang asthma attack mo in as short as 5 minutes. Ako at ang mga patients ko ay nabawasan ng paggamit ng asthma medication noong natutunan na namin ang Buteyko method. I teach the Buteyko method through my online and face-to-face masterclass called Beat Asthma. Mahalaga na intindihan natin ang ating asthma at huwag hayaang kontrolin nito ang ating buhay. Ang pag-intindi sa mga triggers ngayong tag-ulan, katulad ng mga binanggit ko ngayon, ay ang unang hakbang para maiwasan ang mga asthma attack. If you are interested to know more about the deep cleaning services of Clineco or yung aking masterclass na Beat Asthma, I will be putting the link down below. Bago ko magpaalam, may tanong ako para sa iyo. Ano ang pinaka hindi mo malilimutang asthma attack na naranasan mo kapag umuulan? At ano ang ginawa mo para gumaan ang pakiramdam mo? I-share nyo sa comment section sa baba at gusto kong marinig ang iyong naranasan. Kung nagustuhan mo ang laman ng video na to, please click the like and subscribe button at i-ring mo na rin yung bell para makuha ka ng notification pag may bagong video ako. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat, lalo na ngayong tag-ulan. See you next time!